Alright, mga kababayan, magandang umaga sa inyo lahat dyan. No? At magre-react yung video lang tayo ngayon about dito sa kung ano ba ang naging tunay na dahilan kung bakit si yung anak ni SOJ Remulla ay pinalaya or na-quit doon sa kanyang kasong kinasangkutan, which is yung nahulihan nga ng kulang-kulang isang kilo ng kush or marijuana. So panoorin po natin ang news ng UNTV at sama-sama natin pansinin. Tingnan natin kung ano yung totoong dahilan ng pagkakalaya. Para hindi tayo rito hindi tayo magdudunung-dunungan at maggagaling-galingan. Ang sa atin, titingnan natin na hindi rin tayo abogado, pero dito sa pagkakataon nito, sa maliwanag na pagbabalitan ng yung UNTV ay maaari makita natin ang full kung ano talaga yung kabuuan ng dahilan kung bakit napawalang sala si yung anak ni Buyeng Remulla. Kaya bakit ganun ako magano na hindi ko tinutukoy? Kasi may isa ito sa naging dahilan. Panoorin po natin muna ang news ng UNTV. Ipinagpapasalamat ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang pagkakaabswelto ng kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III sa kasong possession of illegal drugs. Kasabay nito ay giniit ng kalihim na hindi siya nakialam o ginamitan ng impluensya ang kaso. The court has already rendered the decision. I did not interfere in any way with the process. I trusted the process. In fairness no sa kay SOJ, sinasabi niya talaga na hindi siya nakialam, no? So tayo naman dito no, hindi tayo basta na lang maniniwala or hindi rin tayo basta hindi maniniwala. Kumbaga, magre-rely tayo sa mga inilalabas din nila na nanggagaling din sa kanilang mga information about dito. Pero ipagpatuloy po natin ang panunood at pakikinig dito kung ano talaga ang mga naging dahilan. And I wish my son further redemption in the future. He has to make something out of his life. Something better than what happened to him. So, siyempre, you're relieved, you're happy. He had the right to be presumed innocent in the first place. Yun, yung isa sa magandang manggagaling mismo sa ating Secretary of Justice na dapat mayroon tayong right of presumed innocence until proven guilty, di ba? Kaya lang, medyo mayroon tayo mga, saka na lang natin ituloy yun. Ito naman muna tayo. Focus tayo rito. So, I'm just glad that the justice system. Tumanggi na rin siyang magbigay komentaryo sa Philippine Drug Enforcement Agency na humuli sa kanyang anak. Ngunit ayon sa PDEA, pag-aaralan nilang mabuti kung saan sila nagkulang na naging daan upang maabswelto sa kaso si Remulla III. Sa ganitong paraan ay maiwasan na ang mga pagkakamali sa mga susunod na operasyon. Iginagalang din anila ang naging desisyon ng korte sa kaso. Batay sa desisyon ay sinulat nila... Ayan, so nagbitaw na rin ang PDEA at inaamin nila at hahanapin nila kung ano yung mga naging dahilan, no? At pag-aaralan nila at sa susunod, pagbubutihin na nila. Maganda po ito, no? Kasi nga nakikita natin na kamukha niyan, iginagalang nila ang desisyon ng korte. At ito na nga, ano ang naging dahilan? Tuloy natin. Pinas Regional Trial Court Branch 197 Acting Presiding Judge Ricardo Moldes II, mayroong reasonable doubt o butas sa kaso. Ayon, una punto, may butas sa kaso. Ano yon? Laban sa nakababatang Remulla, kaya acquitted ito sa kaso. Una ay hindi eksaktong pangalan ng anak ng kalihim. Ayan, una, hindi eksaktong anak ng pangalan ng kalihim. Ano nga ba ang eksaktong pangalan nito? Kaya kanina hindi ko rin binabanggit-banggit para malaman din ninyo, no? Para pare-pares tayo, sabay-sabay tayo matuto dito. Ihim ang nakalagay sa package na naglalaman ng illegal na droga.
para sa isang Juanito Remulla kasi ito at hindi kay Juanito Jose Remulla III. Ayon, dapat pala Jose Remulla III ang nakasulat. Yun pala yung anak ni Buyeng Remulla. Maliwanag na talagang isa ito, ito sa nakitang dahilan. Ituloy lang natin, ha? May butas din kung isinagawa ang controlled delivery operation. May butas din ang kung may control ba ang delivery operation. Kasi sa mga post office kung saan man pinadala yan, 'di ba, may mga control number yan. Alam yan ng mga messenger. Oh, ako dati kasi naging messenger din ako. So, alam natin yan na may mga control number yan lahat para malaman, matrace kung saan galing talaga yan. So ito, pakinggan natin sinasabi ni attorney, yung abogado mismo ni D3rd, ni Buyeng Remulla D3rd. Walang courier. Dapat courier. Dapat din. Ayan o, pinanindigan niya, wala daw courier. Dapat may courier. Deliverable, doy, dapat postman. Ang nag-deliver sa kanya yung PDEA agent. Yun. Ang ayon dito kay attorney, ano, hindi man natin ito gawa-gawa, narinig naman natin, no? Galing ang na-deliver ay ang PDEA agent, dapat may courier. Yan ang mga naging butas. Tuloy natin. May question doon. Dahil kung yan talaga regular na controlled delivery, in our legal opinion, dapat nang nag-deliver niyan yung postman at na tinanggap niya, binuksan niya, nakita niya akin nga to, kinlaim niya, hindi yung dumating yung PDEA, ibinigay sa kanya yung parcel, hindi pa nga niya nabubuksan, bigla na siyang inaresto. Ayon pa sa korte, hindi rin sinunod ng PDEA ang chain of custody requirement sa ebidensya. Ayon ha, ayon ito sa korte, hindi sinunod ng PDEA yung chain ng ano, tuloy natin. Dahil walang ipinatawag ng mga testigo sa inventory ng Wala daw pinatawag ng mga testigo sa inventory. Kumpiskang illegal na droga. October 11, 2022 nang maaresto si Remulla III sa Las Piñas City dahil sa pagtanggap ng parcel na naglalaman ng 1.3 million peso na halaga ng high-grade marijuana o kush. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So, yun nga, no? Yun yung ating napanood na news ng UNTV. Maliwanag po, mga kababayan, mga kasulit, no? Ang nangyari dito ay for technicalities, no? Nagkaroon ng pagkukulang ang PDEA. Ang mga naging butas dito, hindi yung totoong pangalan ng anak ng kalihim na si Remulla, no? May nakita na kasi, 'di ba, importante talaga yung mga pangalan na 'yan. Kasi nga 'di ba, isang mali lang sa spelling, kailangan na po natin 'yan ipa-notaryo or ipaano na talaga natin, lalo na nga dito dahil inaakusahan siya, no? At kailangan talaga maging proven beyond reasonable doubt dapat, 'di ba? Tama. Hindi po ako abogado, pero base na rin po ito sa ating mga napapanood at dito mismo, ito yung naging dahilan kung bakit na-acquit or pinalaya nga itong anak ng Secretary of Justice natin sa Pilipinas. Ngayon, maaari mag-isip tayo, teka, ganito ganon, no? Hindi po tayo po pwedeng magdunong-dunungan unless kung may alam tayo, no? At abogado tayo. Tayo ay wala tayong alam at hindi rin tayo abogado. Pero based dito sa mga news at ito nga yung official na lumabas na balita na yun nga ang naging dahilan. Dalawa, nagkaroon ng butas yung pangalan at wala yung courier ng PDEA. Eh ang tanong dito, no? Bakit nangyari 'yon? Paano? Oh. So, 'yun nga 'yon ang ating aalamin. Bakit 'di ba? Kung titingnan natin, magkakaroon na tayo ng samot-saring tanong. Maari 'yung iba, masasabi nila sa kabilang banda, napakalakas kasi ng ating SOJ, no? In fairness sa kanya,
sinasabi naman niya umpisa pa lang na hindi siya nakikialam, no? At hindi niya ito inimpluwensyahan. Well, maniniwala po tayo diyan kasi nga yan yung kanyang sinasabi at yun ang official mga statement nila, no? Kaya lang, no, sa ibang mga kababayan natin, hindi po natin alam kung ganun nga sila katiwala or ganun nga sila ka-satisfied tuwing magsasalita ito ating secretary Buyeng Remulla. So, ilib na natin sa tao yan. Importante, isinir natin yung tunay na dahilan kung bakit na-acquit or pinalaya nga itong anak ni SOJ Remulla. Yun po ang maliwanag. Dalawa po ang naging technical or pagkukulang ng PDEA. Una, yung mali ang pangalan at walang courier na nag-deliver. So, ito kung titingnan natin, no, may napapansin ba kayo? Ganitong-ganito na ang mga nagdaan na mga news na napapanood natin noong mga nakaraan pa, mga matatagal ng mga news, no? Pagdating dito sa droga, kahit nahuli na ng akto, no, yung hindi to ha, na-cite ko lang yung ibang mga news dati. Natatandaan nyo naman, di ba? Marami dati mga nahuhuli, mga big time na mga incheck. Pero napapawalang sala, no? Kasi nagkulang yung ganito, nagkulang yung ganon. So, maaari siguro ang isa sa pahabol ng tanong natin dito ay kung gaano ba talaga kagaling ang ating gobyerno para hawakan at masugpo itong napakatagal na nating problema ng illegal na droga. At ito talaga ang matindi pa sa salot na sumasalot sa atin ng mahaba-haba ng panahon, dekada-dekada na po. Ayan. So, maraming salamat sa inyo lahat yan, mga kababayan, mga kasulod Keskonians. Patuloy pa rin tayo magmamasid at magre-react sa mga pangyayari at mga nangyayari sa ating bansa. Maging positibo at objective lang tayo sa ating mga pananaw at focus lang po tayo sa ating sa mga issue na nalumalabas at nakahain sa ating mga harapan ngayon. Okay? So maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na po kung gusto ninyo itong mga ganitong klaseng video. This is BMR Channel. Pakipindot nyo na po ang subscribe button at huwag nyo na pong kalimutan ang bell all. And pakilike na rin at pakishare na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po sa inyo muli. This is BMR muli. Pilipinas, God first.